ang bagong Corvette ng Philippine Navy nilaunch na at handa ng sumabak sa sea trials. Ito nga po mga idol, ang pinakabagong barko ng Pilipinas na malapit nang i-deliver sa ating bansa kapag natapos ang mga requirements na dapat gawin. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Hyundai Heavy Industries ay nilaunch na ang unang HDC 3200 Corvette para sa Philippine Navy noong June 18, 2024 sa Ulsan, South Korea. Ito nga po ay kinumpirma na ang magiging pangalan ng barko ay BRP Miguel Malvar. Makikita nga po natin sa mga larawan na meron itong 28 hanggang 12 na mga vertical launch Mika launchers, gayon din ang Automilara 76mm Super Rapid Main Gun. Dahil ang Philippine Navy ay nasa proseso ng pag-increase ng Naval Surface Combat Capability, gayon din ang pag-acquire ng mga bagong surface warship bilang parte ng Horizon 2 Phase, kabilang nga po dito ang pag-i-introduce ng bagong class ng Anti-Submarine Warfare Capable Guided Missile Corvette para sa Offshore Combat Force sa ilalim ng Corvette Acquisition Project. Ito nga po ay inline sa Philippine Navy's Desired Force Mix and Capability Upgrade Program kung saan nananawagan ito sa 12 corvettes na i-acquire ng Pilipinas sa pagitan ng 2013 hanggang 2028. Sa kasalukuyan ay meron ng acquisition project ang Philippine Navy kung saan bumili ito ng 2 bagong corvettes kabilang na ang assorted na ammunition. Ito nga po ay para sa Offshore Combat Force ng Philippine Navy na produkto naman ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang proyektong ito mga idol ay may budget na 25 billion pesos. Ang acquisition mode dito ay government to government procurement habang ang pondo naman ay mula sa iba't ibang sources at babayaran via multi-year obligatory allocations. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay nilabas noong December 10, 2021 na nagkakalaga ng 3.75 billion pesos para sa 15% initial payment. Ang ikalawang SARO naman ay nilabas noong May 20, 2022 na nagkakalaga ng 3 billion pesos. Ito nga po ay para sa 12% ng kontrata. Ang ikatlong SARO naman ay nilabas nito lang May 24, 2023 na nagkakalaga ng 6 billion pesos. Ito nga po ang ikatlong milestone payment para sa 24% ng kontrata. Ang winning proponent sa proyekto ay ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea kung saan magdi-deliver sila ng HTC 3200 Corvettes. Ang acquisition project na ito mga idol ay merong lot 2 na para naman sa ammunitions at iba pang systems. Ito nga po ay para sa 7 lots ng assorted na ammunition sa 2 corvettes. Ito rin ay mapupunta sa Offshore Combat Force ng Philippine Navy. Ang acquisition mode dito mga idol ay government to government deal at direct negotiation procurement. Ito nga po ay may pondo na mahigit sa 9 billion pesos. Ito nga rin po ay babayaran via multi-year obligatory allocations. Mga idol, dahil na-launch na nga po ang unang bagong corvette ng Philippine Navy, ay papalapit na nga po tayo sa ating goal na magkaroon ng mga bagong barko. Dahil matapos i-launch ang barkong ito, ay dadaan na ito sa testing at sea trials bago ito tuluyang i-deliver sa Pilipinas. Hindi na nga po tayo mag-aantay ng mahabang panahon mga idol, dahil siguradong sa mga susunod na buwan ay darating na ang unang bagong corvette ng Philippine Navy sa ating bansa. Ito nga po mga idol ang magiging pinakamalakas na barko ng Pilipinas na posibleng gamitin ng ating bansa sa pagpapatrolya at pagdedepensa ng ating mga teritoryo. Hindi nga po malabo mga idol na agad itong i-deploy sa West Philippine Sea kung saan pinag-aagawan ang mga teritoryo ng Pilipinas kontra sa China. Ganitong klaseng barko nga po mga idol ang kailangan ng ating bansa, kaya dapat pa itong dagdagan at bumili pa ng mas advanced at mas malakas na dedepensa sa ating mga teritoryo. Alam naman natin na maliit lamang ang ating bansa at kakaunti lamang ang ating mga kagamitan kung ikukumpara sa mga assets ng China. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!